Okay. So, meron tayong isang pasyente rito mga kaibigan. Isang Lenovo netbook. I think this is an IdeaPad series, no? Ang problema ni client is, yan. Nag-auto-press mga kaibigan. Oops, hindi na rin gumagana. Marami na siyang keys na hindi gumagana. And sabi ko, sa control A, wala na rin. Yan, may nag-auto-press na. Ang sabi ko kay client mga kaibigan is, replacement na ng keyboard yung kailangan. Pero, nagre-request siya ng konting remedyo pa. No? So, ang video natin is kung paano remedyohan itong mga Lenovo laptop na ganito, na yung power button ay connected sa mismong keyboard. So, ang gagawin natin is, i-disable natin lahat ng keys except sa power button. Para hindi na matrigger yung mga keys na nag-auto-press katulad nito. So basically, ang technique is paganahin lang si power button. Gagamit lang tayo dyan mga kaibigan ng scotch tape. Yes, scotch tape. So power off natin. Tanggalin natin yung... Okay. So, pasensya na rin sa kuko ko, mga kaibigan, ha? Nag-aayos din kasi tayo ng printer. So, una sa lahat, detach natin tong kanyang keyboard. Ayan. And then, kadalasan naman mga kaibigan, ang isang pin dito, o yung dalawang pin, is para sa power button. Either nasa left or sa right. No? So, bali ang... Maraming pins kasi to. Close up lang natin. Dito mga kaibigan, no? Maraming pins yan. No? So, bali lalagyan natin ng scotch tape maliban sa dalawang pins dito. Yan. Meron tayong ititirang dalawang pins. Scotch tape, takpan natin lahat ng pins except sa dalawang pins dito. Kung wala dito, ibig sabihin na dito sa kabila. No, hindi ko lang kabisado kasi yung sa Lenovo. Pero sa Acer, kadalasan na sa right part. Okay. So, lalagyan natin ng scotch tape. Tatakpan natin lahat ng mga pins dito. Ito. Tatakpan natin lahat ng mga pins. Except sa dalawang natitira. Para yan sa power button. So, tanggalin lang muna natin yung kanyang battery para makagalaw tayo ng maayos. So, kumuha tayo ng scotch tape. Again, tatakpan natin lahat ng pins pwera dito sa dalawang to, mga kaibigan. Yung dalawang pins. Yan, saka natin i-fold yan. Okay. Careful lang din sa pag-cut. Takpan na lahat except sa dalawang pins. Ngayon ibalik natin. Yan. I think okay na yan. Closed. Ayan, try natin. So, it should be, yung moment is, yung power button lang gagana. The rest, hindi na dapat.
So, testingin natin. Nasaan na ba yung power? Power on. Yan. Okay. So, nandun mga kaibigan. Left, right. Kapag ka nakaganito. So, yan. Sa moment na yan, na-disable na lahat ng mga keys, mga kaibigan. Except sa power button. Yung dalawang pins ang tinira natin. Okay. Ayusin ko lang. Balik ko lang yung cover. Then, tignan natin. So, retest natin. Plug in. Power button lang. Gagana. Yan. Okay. Tignan natin kung meron pang magpipindot-pindot. So, hintayin lang natin na mag-response to. Or mag-load up yung kanyang OS. Right. So, check natin. And, syempre, wala na rin magpipindot-pindot dito. Pwede na tayong gumamit ng external keyboard. Ayun pa atang ma-detect ng external keyboard ko, ha. Yun, pwede na. Yan. Alright. So, wala na yung nag-auto-press kasi nga na-disable lahat ng keys except sa power button. Dun sa dalawang pins na yun, lagyan lamang ng scotch tape lahat ng mga pins. Careful lang din sa paglalagay. Except sa dalawang pins. Kasi yun ang para sa power button. Alright? So, hanggang dito lang muna. Discarding mode lang, mga kaibigan. Huwag niyo pagkakalimutang mag-subscribe.